So welcome nga guys sa video natin ngayon at pag-usapan natin itong tatlong topic na ito. At nung una ay si John Wall nga at ang kanyang injury na magre-resulta nga sa kanya na hindi niya na paglalaro for the rest of the season para sa Houston Rockets. Ang sumunod na topic naman na pag-uusapan natin ay itong LeBron James rookie card reportedly sold for $5.2 million. At sa panghuli naman, pag-uusapan natin itong topic about kay DeMarcus Cousins na siya ngayon ay nag-sign na nga sa Los Angeles Clippers for the rest of the season after signing ng dalawang 10-day contract lamang. So pag-usapan na natin ang topic about kay John Wall dahil ito nga si Shams Aranya, nireport niya at tinweet na sabi niya, Rocket star guard John Wall will be sidelined for the remainder of the season due to a hamstring tweak, sources tell The Athletic. Wall being shut down also gives Houston opportunity to tinker with lineups for final 11 games of the season. So ayon nga sa report nito ni Shams Aranya, nagkaroon nga daw ng hamstring tweak itong si John Wall. So hindi nga mapahinga itong si John Wall mula sa mga injury. Ngayon nga lang siyang muling nakabalik ngayong season na ito matapos ng kanyang 2-year absence dahil sa injury nga na kanyang natamo on the court pati na rin yung off the court na injury niya nga. So ngayon nga lang muling nakabalik si John Wall ngayong season after 2 years at ito na naman, nagkaroon na naman siya ng injury, hamstring tweak niya ito. So alam nyo ba, in 3 seasons, halos 200 plus games nga ang lalaroin. At itong si John Wall, out of the 200 games sa tatlong season, 30 games lamang ang kanyang nalaro. At lahat yon ngayong season pa nga. Ang kontrata niya, halos 40 plus million kada taon. Diba? Parang sayang nga lang ang bayad sa kanya dahil hindi nga siya nakakapaglaro dahil sa injury. Pero anyways, get well soon dito para kay John Wall. Sana ay hindi nga ito ganun kalala at next season ay ready na nga siya dahil itong Rockets laglag na nga sa playoffs. At ang next topic naman natin ay dito about kay LeBron James at ang kanyang rookie card na reportedly sold for $5.2 million. Or kung sa pera nga natin dito sa Pilipinas, may halaga ang rookie card, yung card lang ni LeBron James ng $251,672,200. So ganyan ang presyo na nabenta itong rookie card ni LeBron James. Ayon nga sa report na ito nga daw yung pinaka gem ng basketball card o yung pinaka mataas na uri ng basketball card dahil noong 2003-2004 ito ni-release, 23 copies lang sa buong mundo. So diba sobrang rare nga nito, 23 copies lang sa buong mundo. As alam nyo ba, yung nabenta ngang 5.2 million ay may pirma pa nga nito ni LeBron James. So dagdag value nga yun sa card na yun. So kung sino mang nakapagbenta na itong rookie card ni LeBron James ay congratulations sa'yo dahil milyonaryo ka na nga. At para naman sa ating huling topic, ito nga si DeMarcus Cousins ay reportedly na-sign na nga ng Los Angeles Clippers for the rest of the season after nga ng signing niya ng dalawang 10-day contract. So mukhang na-convince niya nga ang Los Angeles Clippers na deserving nga siya sa isang roster spot sa kanilang team. At kung nakakasilip din kayo or nakakapanood nga ng mga Clippers game, makikita mo na may value nga itong si DeMarcus Cousins sa team ng Clippers. Dahil nag-improve na nga siya, hindi na siya masyadong nababother nga ng kanyang injury. Pati na rin ang kanyang movement ay smooth na nga din. So congratulations dito para kay DeMarcus Cousins sa signing niya dito sa Clippers. So yun nga lang guys para sa video natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video and if you not subscribe, syempre mag-subscribe ko na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!